Ingrande ang bahay nila. Parang walang touch ng makabagong teknolohiya. Puno ng magagarbong antex. Pero nang tinignan ko ng mabuti, may nakatayo palang mga aircon sa gilid. I-slide up din yung ibang windows. Yung sala nila ay may karpet na kulay maroon. Nang idiniin ko ang palad ko sa table nila, wala talaga akong nahagilap na alikabok. Saan si Papa? Tanong ni Jacob. Napalingon ako. Nakita ko ang tatlong nakainiporming maid sa harapan niya. Really? Marami naman akong kilalang mayayaman, pero hindi ganito katindi. Mayaman si Nakalex, pero hindi ganito katindi na kailangan pang mag-uniforme ng maid nila. Nasa office niya. Sagot ng pinakabatang maid sa tatlo. Tumango si Jacob at tumingin sa akin. Lika, pakikilala kita. Tinignan ko talaga ang reaksyon ng tatlo. Nagkatinginan sila at parehong laglag ang panga. Hindi naman siguro ito yung first time na nagdala si Jacob dito ng babae, di ba? Siyempre si April o kahit si Eunice, napunta na dito, di ba? Nakapunta na ba dito si Eunice? Tanong ko habang sinusundan ko siya paakyat ang ingranding hagdanan. Oo. Si April? Oo din. Bakit? Wala lang. Okay. Nothing special. Bakit parang nag-expect ako doon na ako lang kahit obvious naman na hinding pwedeng ganon? Napalunok ako nang nakarating kami sa second floor ng bahay nila. Kung ingrande ang walang hiyang first floor, laglag talaga pati ngipin ko sa second floor. My life size, napinting ang mama at papa ni Jacob. Sobrang ganda ng mama niya at sobrang gwapo ng papa niya. Namatay si mama nung 7 years old pa lang ako. Anya nang nakita akong nakatitig sa pinting. Bakit? Tanong ko. Car crash. Napalunok siya. Kasama ako sa car crash. Pero natiktahan niya ako kaya namatay siya. Sorry. Sabi ko nang nakita kong halos matulala na siya. Ngumiti siya. Matagal na yon. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila para makapaglakad ulit. Grabe, di ko makayanan ang lapit namin sa isa't isa. Kamay lang namin yung magkahawak pero naguhumirintado na ako. Di ko na matanggal ang tingin ko sa kamay naming dalawa. Naisip ko tuloy na sana huwag niya nang bitawan. Sa natutuhanan na ang lahat. Hindi ko alam kung bakit pero parang ito na talaga. Para akong nagsimulang mabuhay nang nakilala ko siya. Kahit na alam ko namang di pa tamang panahon para sabihin ko sa kanya ang gusto ko talagang mangyari sa aming dalawa, hindi ko pa rin matanggihan ang mga ganito. OMG, sa natutuhanan na to, ipapakilala niya ako sa papa niya, diba? Kinakabahan ako. Paano kung di niya ako magugustuhan? Look, pinitawan niya ang kamay ko para ituro ang isa pang pinting. My heart sank. Please Jacob, hawakan mo ulit. Dininig niya ang hinaing ng ngota ko. Pagkatapos niyang ituro ay hinawakan niya ulit ang kamay ko. May nasulyapan pa akong mate na nanonood ng nakanganga sa aming dalawa. Yung pinting niya naman ay nakanganga din. Naisip ko tuloy kung umanganga ba ang mga mid nila pag dinadaanan itong pinting niya. Hindi niya talaga pinalagpas ang pagkakataon na ipakita ang abs niya. Hindi siya nakangiti pero yung titig ng seryoso niyang mukha ay tagos sa puso ko. Nilagay niya ang kamay niya sa baba ko at ngayon ko lang napansin na kanina pa ako nalaglagan ng panga. Humalakhak siya at sinapa ko na. Masyado ka namang proud sa abs mo. Umirap ako pero di ko mapigilang umiti. Tapos yung hinahawakan niyang kamay ko ay nalagay niya sa abs niya. Naramdaman ko talaga ang tigas. I swear to God, umusok yung tinga ko sa kilig. Hindi ko alam ba't kinikilig ako eh. Wala naman siyang sinabi.
Nakangiti lang siya at pinagmasdan ang reaction ko. Pwede mo namang titigan sa personal eh. Humiling ako pero ang sarap ng magmura. Pati muscles ko tinatrader na ako. Nang umisi na talaga ako sa pinagsasabi niya. Boys it! Sabi ko at kinalagkad siya palayo sa painting niya. Tumawa lang siya at hinila ako papunta sa isang kwarto na may double doors. Ito na siguro ang office ng papa niya. Relax ha? Tinitigan niya ako bago niya kinatok ang pintuan. Grabe! Pagkapasok ko sa loob, naramdaman ko agad ang nanginginig ng mga pa ako. Pa! Naaninag ko agad ang malayong table ng papa ni Jacob. Nakadungo siya sa papel at nakaglasses pa nang dumating kami. Oh, Jacob! Tumayo siya. Calm down, Rose eh. Parang hindi na ako humihinga sa kabay. Hindi pa kasi ako ever na ipinakilala sa parents ng isang lalaki. Well, wala yun sa vocabulary ni Calix. Hindi ko naman alam kung bakit nalaglag ang panga ng papa ni Jacob nang nakalapit na kami sa table niya. Lumapit din siya sa amin. Sa akin, hindi siya makapaniwala. Ah, pa, ito nga pala si Rose. Aran wise? Tumangaw ako. Napabuntong hininga si Jacob. Rose pa. Niyakap ako bigla ng papa niya. Ang weird. Ah, pa. Sabay tulak ni Jacob sa papa niya. Tumawa naman ang papa ni Jacob sa ginawa niya samantalang sobra naman akong nawirduhan at kinabahan. Si Prissy Aaron Wise kasi ang first love niya. Nagkibit balikat si Jacob. Ha? Hindi ako makapaniwala. Sorry Rose, ikaw pala yung pamangkin niya. Tumawa ulit yung papa ni Jacob. Umirap si Jacob at umiling. Pa, nandun si Prissy Aaron Wise sa bahay nila. Kung gusto mong yumakap, di pwede si Rose. Di na available, sorry ka na lang. Tumawa ulit ang papa niya habang umiiling. Ano? Kayo na ba? Tumingin pa ang papa niya sa akin habang nakataas ang kilay. Halos carbon copy ni Jacob ang papa niya. Pareyong pareyo sila, except sa mga mata na nagmana naman sa sobrang ganda niyang nanay. Bakit si Auntie Prisa ang first love ng papa niya? Anong nangyari sa kanilang dalawa at bakit hindi nag-work? Naglahad ng kamay ang papa ni Jacob sa akin at Juan Antonio. Nilagay ko naman ang kamay ko sa kamay niya pero agad ding binawi ni Jacob ang kamay ko. Ngayon, pulang pula at galit pa talaga siya sa ginawa ng papa niya. Tumawa na naman ang papa niya. Tito na lang nga, Juan Antonio, ano ka, binata? Iyak pa, anong kabaliwan yung ginagawa mo? Humiling siya. Sana di ko na lang pala pinakilala. Tapos kinalatkad niya ako palabas ng opisina ng papa niya. Tumatawa pa rin ang papa niya. Nagmana ka talaga sa akin. Narinig ko yun pagkalabas namin ng opisina. Kainis, yung matandang yon. Anya, di pa naman matanda ang papa mo ah. Sabi ko, at totoo yon, hindi pa matanda ang papa niya. Pwede pang mag-asawa ulit. Nalisik yung mga mata niya nang tinitigan niya ako. Ba't ka galit? Baka gusto mo siya na lang yung boyfriend mo? Anya, hoy, abnormal ka ba? Anong pinagsasasabi mo dyan? My God! Halos di ko kayang isipin ang sinabi niya. Ayaw nang magpakasal ulit. Kung si Prissy Aaron Wise ang first love niya, si Shiloh Buenaventura ang last love niya. Tsaka, kahit na alam ko yon, ayaw ko nang hinahawakan kanya kahit saan. Ginulo niya ang buhok niya at namula. Di pa makatingin sa akin. Hindi ko talaga mapigilan ng pagngiti ko. Ang sabihin mo, nagsisilos ka lang. Sabay tawa ko. Ano naman ngayon? Ayaw ko eh. Kahit sino pa yan, kahit aso. Sinapak ko na talaga. Abnormal ka talaga. Kinalagkad niya ulit ako patungo sa isa pang double door
na kwarto. Saan to? Tanong ko. Tumingin siya sa akin at ngumisi. Kwarto ko.